today's video, ang lulutuin naman natin is yung kingfish steak. So, let's go na! Ito pala yung mga sangkap na kailangan natin. Una, kailangan natin ng isda, kingfish, or tanigis sa Tagalog. Kailangan natin ng sibuyas, lemon, garlic, paminta, asin, toyo, at asukal. Una nating gagawin is lalagyan muna natin ng asin yung isda. Ganyan lang siya. Lalagyan natin siya both side. So after niyang side na yan, masahe lang natin siya. Tapos nilipat natin sa kabilang side. Para yung lasa is pantay. Yan lang guys. Pag nalagyan na natin siya baliktaran, isi-set aside lang natin siya for 20 to 30 minutes para manuot yung asin sa loob ng isda. Pag okay na siya, start na tayong magprito. So check muna natin kung mainit na yung mantika, tapos pwede natin siyang ilagay. Make sure guys na hindi masyadong siksikan yung fish para pag binaliktad natin siya is madali lang. Saka para maganda yung pagkakaluto niya. So, check lang natin if golden brown na yung side niya. Siguro mga 5 minutes, ganyan. So, pwede natin baliktarin. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. O, diba guys, ang ganda niya. Ayan. Ito, iluluto naman natin yung kabilang side. So, syempre, pag okay na yung both side, pwede na natin siyang kunin. Lagay muna natin siya with tissue. Kasi wala akong paper tissue. Okay na yan. Para masipsip lang niya yung mantika. So, ganun lang guys. Lahat ng isda, ganyan lang yung process. Hanggang maprito natin lahat siya. So, ito yung first batch ng prito natin. O, diba? Sarap. Yan, patuloy lang natin hanggang maubos natin yung isda. Sabay, after nyan, dun tayo sa next steps. So, ayan na guys. Tapos na siyang prituhin. Dun na tayo sa susunod naman ng steps para sa sauce niya. Okay? So, una guys, gisa tayo ng bawang. Yan, mas maraming bawang, mas masarap siya. So, yan, aantayin lang natin siya mag-golden brown. Yan, mga ganito guys, okay na yung ganito. Sunod naman natin is yung sibuyas. Hindi muna natin ilalagay yung sibuyas ngayon kasi kailangan natin magtira para sa mamaya. Yan. Siguro mga 3/4 sa ginawa nyo. Pwede natin ilagay. So, after nung sibuyas, pwede na natin ilagay yung soy sauce. Yan. Mix nyo lang siya guys para lumasa talaga. Yan, halo-halo lang. And then, after ng soy sauce, pwede na tayo maglagay ng lemon. So, lagay natin lemon. Yan. Piniga ko na siya, guys, para hindi natin masama yung buto. Matanggal natin. Isang lemon yung ginamit ko dyan. So, depende sa inyo kung gusto nyo mas maasim. After ng lemon, lagay tayo ng isang basong tubig.
After ng lemon, pwede na natin ilagay yung sugar. Sunod sa sugar, pepper naman. Sabayan lang guys, halu-haluin lang natin siya. Pag kumulo na siya guys, pwede na nating ilagay yung isda. Ayan, ilapat lang natin sa sauce. So, dahil marami akong isda, ganyan na lang siya, pagpatungin na lang natin. Tapos, after malagay yung fish, mamaya is babaliktarin natin siya. Para sure tayo na baliktaran is malagyan siya ng sauce dahil hindi naman gano'ng kadami yung sauce na ginawa natin. Yan, siguro guys, after 3 to 5 minutes, pwede na natin siyang baliktarin yung mga nasa ilalim, lagay naman natin sa ibabaw. Yan, para lahat sila malagyan ng lasa. Baliktarin lang natin, lublub lang natin sila. After nyan guys, pwede na nating ilagay yung sibuyas. And then, takpan ulit. So, ayan na yung magiging itsura niya. O, diba? So, yun lang guys, luto na yan. Ready na siya para iserve. O, ayan. Ganyan na yung magiging itsura niya. After, nag-garnish ako dyan guys ng dahon ng sibuyas at saka ng parsley. Ready na para kumain. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye!